What's up, mga kalods? Scratch. Welcome back sa aking munting channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, subscribe, click the notification bell para ma-notify ka sa mga panibagong videos na gagawin ko. So, ito ang part 2 ng 300 subscribers edition natin, mga kalods. Kalods. So, ano nga ba ang topic natin ngayon? Ano nga ba ang content natin ngayon? So, ang content natin ngayon, it's about... Yun, ang content natin ngayon, it's about kaibigan. Ano nga ba ang tunay na kaibigan? Kaibigan na... Kaibigan pagka merong kailangan. Pero... Merong kaibigan na ano, ang tawag doon, may kawika ang English eh. Friends in need are friends indeed. Ang tunay na kaibigan, yung kaibigang nandyan pagka may kailangan ka. Parang naalala ko tuloy yung kanta na yun. Keep smiling. Knowing you can always count on me, for sure, that's what friends are for good times and bad times, I'll be on forevermore, that's what friends are for. Meron ganun eh. Merong kaibigan na, kumbaga, merong masaya ka, malungkot ka, may problema ka, gipit ka, wala kang pera, kasama mo pa rin sila, kaibigan mo pa rin sila. Pero merong kaibigan na, kaibigan lang, pag may pera, may kailangan sa'yo, sinasabi ng Biblia yun eh. Basahin natin. 14:20 ng kawikaan. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kanyang kapwa. Ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Oh, ang natural eh, yung dukha, pag dukha ka, kahit kapwa mo dukha, galit sa'yo. Pero yung ikang mayaman, maraming kaibigan. Bakit? Eh, kaibigan, pera ang gusto nun. Kaibigan, mapapakinabangan ka. Ang tunay na kaibigan, yung hindi nakikinabang sa'yo, pero kaibigan ka pa rin niya. Hindi ka niya pababayaan. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kaya totoo yun. Lalo na yung kaibigan mong sabi mo na nung nakikinig ka na ng aral ay ano sila, ay tinatakwil ka na nila nung mahalaan nilang nakikinig ka sa akin. Alam mo, nakasulat yun dun sa ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 12. Basahin natin. Oo. At lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Ay, dahil pagkasusunod ka kay Kristo, uusigin ka na ng mga taong masasamay. Yung hindi naniniwala kay Kristo, hindi mo na magiging kaisa yun. Sabi ni Kristo mismo yan sa Juan 15:19-20. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Yun, kung inusig ang wika nila ako, iuusigin din kayo.
Kasi ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ayon. Kaya kung si Kristo pinag-usig, eh tayo man, kung alipin tayo ni Kristo, pag-uusigin din tayo. Kaya hindi ka taka-taka yung nangyayari sa'yo, kapatid, nakasulat sa Biblia yon. So yun mga Lods, so na-discuss natin ang isang tunay at tapat na kaibigan. Kasi yung ibang kaibigan, example, yung mga ibang kaibigan dyan, kaibigan ka lang pag mayaman ka, kaibigan ka lang pag may pera ka. Pero ang tunay na kaibigan, kahit wala kang pera, nandyan pa rin sila, tutulungan ka. So kung yun nga, kung nagustuhan mo yung video na to, like and subscribe, click the notification bell para ma-notify ka sa mga panibagong videos na gagawin ko. So happy 300 subscribers mga, teko, anong tawag, pwedeng tawag sa inyo? Oo. Happy 300 subscribers. Isip muna ako. Yun. Lods na lang, siguro. Happy 300 subscribers, mga Lods. Maraming salamat sa pagsuporta. At tuloy-tuloy pa to. Road to 400 subscribers na tayo, mga katropa. Bye-bye!